Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Po sa lahat ng bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales. Isa po akong silent listener at isa akong busy na domestic helper dito sa Hong Kong. Pero lagi ko pong isinisingit ang pakikinig sa iba't ibang katatakutan ng inyong channel. Matagal ko na gustong ibahagi itong karanasan ko sa aming bahay ngunit hindi ko pa alam noon ang mga ganitong programa. Actually, naibahagi ko ito sa isang kilalang paranormal community pero ginawa lang nilang katatawanan ang ibinahagi kong larawan. Kesyo edited daw at gawa-gawa lamang. Ang gamit ko na cellphone noon ay yung unang labas sa Samsung Galaxy na wala pang gaanong mga applications. Pang picture-picture lang at pang tawag sa mga anak ko kapag may oras o kung tuwing holiday. Simulan ko na po ang kwento ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Winnie. Noon namatay po yung asawa ko noon taong 2004, umalis po kami sa aming bahay sa Aurora Province at lumipat sa Bicol kasama ang dalawa kong anak sa kadahilanan parang mas pabigat sa mga anak ko ang mamuhay na laging naaalala ang ama nila habang ako ay babalik pa sa Hong Kong para ipagpatuloy yung trabaho ko. Matagal pong nabakante yung aming bahay. Hanggang sa dumating yung mga oras na may mga gustong umupa na mga dayo sa amin. Pero ayon sa mga hipag ko, hindi daw sila nakakatagal sa bahay dahil meron daw silang nararamdaman na hindi maganda dito. Minsan, may kaklase ang anak ko na akala may tao sa bahay kasi may ilaw daw at may nakaupo sa aming Teresa. Pero nalaman nila na walang nakatira pala. At noong taong 2008, pinabalik ko ang mga anak ko sa Aurora dahil mas nakakatipid kami lalo na sa tubig. Doon na nagsimula ang iba't ibang istorya nila. Minsan yung anak ko na lalaki, dinala niya yung girlfriend niya na ngayon ay asawa niya na sa aming bahay. Noong gabi daw na natutulog na sila, meron daw umibabaw sa kanya na kamukhang kamukha ng anak ko. At sinasakal siya habang galit na galit ang mukha. Ngunit nung magising siya, mahimbing lang namang natutulog yung anak ko sa tabi niya. Ikinuwento niya ng umaga na yun sa anak ko yung nangyari. Pero ang sabi lang ng anak ko, baka daw papa niya yun. Siguro gusto lang siya makilala. Kaya pumunta sila sa sementeryo at pinakilala siya sa puntod ng ama niya. Hayun, naging payapa naman ang mga sumunod nilang araw. Minsan, mag-isang natutulog ang anak kong lalaki. May naramdaman daw siya na malamig na dumampi sa pisngi niya. Nung idilat niya ang mga mata niya, isang babaeng nakaputi at nakalutang ang nakita niya. Ganun na lang daw ang takot niya at nagbalot ng kumot sa buo niyang katawan. Namalayan niya na lang na umaga na. Nakitulog siya sa kaibigan niya noong sumunod na mga gabi. Dumating yung ate niya na galing Maynila kasi kinuha niya yung mga dokumento niya para makapag-transfer at maituloy ang pag-aaral niya sa aming probinsya. Iniwan niya mag-isa ang ate niya sa bahay at hindi na niya ikinuwento ang naranasan niya nung nakaraang gabi. Ayon sa anak ko na babae, nagising siya sa kaligitnaan ng gabi na may tumatawag sa pangalan niya na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa ang boses. Sa sobrang takot niya, pinatugtog niya ng sobrang lakas ang estereo at silindihan ang lahat ng ilaw at nagtalokbong ng kumot. Noong umaga, agad niyang sinabi sa kapatid niya at pinagtawanan na lamang siya. Fast forward, naging asawa ng anak ko yung girlfriend niya at silang mag-anak ang nakatira sa bahay kasama yung kapatid ng manugang ko na nag-aaral sa probinsya namin galing Masbate.
May isa na silang anak noong panahon na yun at nagkatuwaan sila na mag-selfie isang gabi. Noong nire-review na nila yung selfies nila, napansin nila na may kakaiba silang nakuhanan. Isang white lady. Sa labis na taranta ng anak ko, bigla niyang inagaw yung cellphone at kinunan mulit yung parte ng bahay kung saan nila nakita yung white lady. Mapapansin na sa pangalawang pagkakataon, nandun pa rin sa litrato yung white lady. Pero nakatiwarik na ang posisyon nito at may mga imahe na rin na lumitaw na mahirap ipiliwanag. Pero mapapansin mo yung kakaibang liwanag na nakapalibot doon sa white lady. May isang gabi din daw na nagkayayaan ng inuman ang magpipinsan at sa bahay sila nag-ipon-ipon. Nung malalim na ang gabi, isa-isa na daw nagpaalam yung mga pinsan ng anak ko at may isa na natira. Sabi niya daw, "Oh, Pards, uwi ka na rin ba?" Tumango daw yung lalaki na nakasombrero pa daw. Pero hindi makita ng anak ko yung mukha nito. Nung hinatid daw ng anak ko ng tingin yung mama, isang maatim na anino daw ang nakita niya. Hayun, bigla daw siyang nahimasmasan at iniwan na lang daw niya ang kalat sa terrace at sumiping na sa mag-iina niya. May isang beses din na tumawag ako mga bandang alas 6 ng hapon siguro yun. Tamang kararating lang ng manugang ko galing sa trabaho niya. Naitanong ko kung nasaan yung anak ko. Sabi niya umalis saglit at nagpagwasilina ng motor. Pagkatapos kong itanong yun, nagsalita yung anak ko sa kabilang linya at sabi, "Nandito lang po ako naghuhugas ng plato." Nasabi ko sa manugang ko na andyan lang pala bakit niya sinabi na umalis at nagpagas ng motor. Tinanong niya kung bakit. Sabi ko na kakakausap ko lang doon sa anak ko. Pero bigla na lang nagtititili yung manugang ko at tumakbo sa labas ng bahay. Bit-bit yung anak niya. Fast forward ulit tayo mga kakaripi tales. Noong magdadalawang taon na yung apo ko, pansin daw nila na may kalaro ito sa bandang sala namin. Nakahilera ang mga bawat litrato namin sa picture frame kasama na ang nasira kong asawa. Tinatanong daw nila yung bata kung sino yung kalaro nito. Lalapit daw ito sa mga picture frames at ituturo ang lolo niya na asawa ko. Tuwing bakasyon din, dinadayo kami ng mga pamangkin ko na mga taga Maynila. May isa ako na pamangkin na balak mag-spend ng isang linggo dahil paalis na siya ng Middle East bilang isang service crew. Babae po siya. Nung biglang isang gabi, ginigising niya ang anak ko at talagang nag-iiyak at nanginginig sa sobrang takot. Meron daw kasing sumasakal sa kanya na isang itim na anino at nakasombrero ito. Bigla naalala ng anak ko yung nakainuman niya isang gabi. Kaya natulog na lang sila na magkakatabi. Pero nung nahihimbing na ulit sila, nagtitili na naman siya at andun daw ulit yung itim na anino. Kinabukasan noon, nagpaalam na ito na babalik na lang ng Maynila at doon na lang tatapusin ang mga araw bago siya umalis patungo sa iba yung dagat. Panahon ng bakasyon ko, mga 2 linggo ako magbabakasyon dito sa Pilipinas. Ramdam ko sa sarili ko na parang palaging may nakatitig sa akin. Sabi ng mga anak ko parang sanay na raw sila kasi hindi naman daw sila sinasaktan. Sa kasabikan ko sa bahay, nalimutan ko yung mga guni-guni ko. Isang gabi, nung magsesepilyo na ako, nasa salas lahat sila at may pinapanood sa TV. Habang nagsesepilyo ako ay biglang nagbukas yung CR namin na wari mo ay may lumabas na isang tao. Tudor kasi yung CR namin at paliguan, magkahiwalay. Tahimik ang gabi at hindi mahangin. Puna ko sa pinto ng CR namin na makunat ito kung bubuksan. Kailangan mo pang puwersahin. Pero nung oras na yun, parang sobrang gaan ng pagkakabukas dito. Sa labis na takot ko, binitbit ko yung baso at sepilyo ko at dead man lumakad sa terrace kung nasaan yung manugang ko na nagtutupi ng mga damit. Nakabalik na ako sa Hong Kong nung naikwento ko yun sa kanila.
May mga pamangkin din pala ako na nalalasing sa bahay at nakakatulog sa salas na iisa ang kwento tungkol sa aninong itim. Kaya hindi na sila natutulog doon kahit mga lasing na sila. Sa ngayon, medyo okay na daw sabi ng mga anak ko sa bahay, lalo na nung sabihin ko sa kanila na tuwing alas 6 ng hapon ay magpausok ng ensenso at kamangyan. Ipinamigay na din daw nila yung kama kung saan gamit ng asawa ko nung siya ay may sakit noon. Baliwalas na raw ang bahay at wala na silang kakaibang nararamdaman. Banggit pa noong isang kapitbahay namin na isang kampo daw ng militar ang pinagtayuan ng bahay namin. Naalala ko noong naghuhukay pa lang, marami kaming basyo ng bala na nakukuha sa lupa. At may isang puno nga pala ng santol na napakalaki na puno ng alitaptap sa tuwing sasapit ang gabi. Ang pinaputol namin yung puno na yun at doon natapat ang gate ng bahay. Pero bago pinutol yun ay pinaduguan ng asawa ko. Respeto sa mga nilalang na hindi nakikita. Salamat po sa pag-intindi ng kwento ko at kung may kaguluhan man, matagal ko na po itong gustong ibahagi at kayo po ang napili ko. Salamat po at patuloy po akong makikinig ng mga magaganda ninyong kwento dito sa inyong mga Pinoy Creepy Tales Stories. Maraming salamat po and regards to all of your listeners. God bless po to all of us. Po sa lahat ng mga nakikinig. 5 taong gulang pa lang ang nanay ko noong nangyari ito sa kanilang pagbabakasyon sa bahay ng kanilang tiyuhin sa Sorsogon. Ngunit habang ikinukwento niya sa amin ito ay tila ba kahapon lamang naganap ang lahat. Simula na po natin. Panahon ng tag-init nung bumisita ang buong pamilya ng aking ina na nooy 5 anyos pa lamang sa mga kaanak nila sa Sorsogon. Isang napakagandang lugar na tila ba isang birhen na wari, wala pang sinuman ang nakakatapak sa paraisong iyon. Isang makapigil hiningang tanawin na nanaisin mo mapuntahan bago ka pumanaw. Marahil na rin siguro noong dekada 60 pa lamang kaya't wala pang masyadong tao na pwedeng umabuso sa lugar na iyon. Buong panahon ng taganit ay talaga namang sinulit nila ang bakasyon sa kanilang probinsya. Ang lunti ang kapatagan, ang mga puno, ang bahay kubong tinutuluyan, ang ilog kung saan ginagawa nilang palikuran sa tuwing dudumi, at sa tuwing mahuhulog ang dumi sa ilog ay pinag-aagawan ng mga gurame upang kainin. Tunay nga namang isang paraiso na nanaisin ni naman na mapuntahan. Inari nilang kanila ang buong lugar bilang isang malaking playground, na kahit sa ang dako ng probinsya ay pwede silang pumunta upang maglaro, liban sa isang lugar. May bilin sa kanilang magkakapatid na pwedeng pumunta kahit saan, huwag lang silang lalagpas sa hangganan kung nasaan naroon ang isang malaking batong buhay o batong kulay puti na kung tatansyahin mo ay aabot ng 10 talampakan ang laki na nakalagay sa gitna ng masukal na gubat. Bilin sa kanila ay ito ang magsisilbing palatandaan na hindi nila pwedeng lagpasan. Bilin ng tiyuhin nila na siyang residente doon ay may isang pamilya na doon daw ay naninirahan, na mayroong baliktad na mga mata at lagi ding nangangaso tuwing dapit hapon. At hindi nakikisalamuha sa mga taga doon kaya naman pinangingilagan daw ang pamilyang ito na piniling doon mamuhay lagpas ng hangganan kung saan makikita ang malaking batong buhay. Isang hapon, kasama ng aking nanay ang mga nakakatandang kapatid na lalaki. Habang nangunguha ng gagamba sa gubat ay may nakasalubong silang isang babaeng nasa edad 40 na may kaliitan. Nakatali ang makapal na buhok, may kaitimang balat at sarat na ilong. Tipikal na itsura ng isang katutubo na makikita mo sa bundok. Ngunit may isang bagay na umagaw sa atensyon nilang magkakapatid at naglagay ng pagkabahala sa kanilang murang isipan. Ang ginang ay may kakaibang mata.
Wari mo'y nakangiti ang mga mata nito at nasa ilalim ang talukap ng mata. Nakatitigla ang ginang sa kanila ng matagal. Animo'y tinatandaan ang bawat mukha nila. Saad pa ng aking ina, hindi niya kayang titigan ang mata ng ginang. Animo'y mata ito ng isang mabangis na hayop na nagkukubli sa katawan ng isang ginang. Hanggang ngayon daw ay natatandaan niya pa din ang mga mata ng ginang. Napakiramdam niya ay nakikipagtitigan siya sa isang hindi tao. Pagka-uwi nila ay naikwento nila sa tiyuhin nila ang nangyari. Ngunit iisa lamang ang tanong nito sa kanila. Lumagpas ba kayo sa batong buhay? Sabi naman nila na hindi at nakasalubong lang nila ito malapit sa ilog kung saan sila dumuduming magkakapatid. Hindi na kumibo yung tiyuhin nila. Kinagabihan, habang natutulog na sila ay nagising ang aking ina sa ingay na narinig. Ingay na nagmumula sa labas. Ingay na nagmumula sa mga paang nakayapak na takbo ng takbo. Tansya niya ay madaling araw na at siya na lang ang nag-iisang gising sa loob ng madilim na bahay. Habang katabi ang mga kaanak niyang nahihimbing at pihadong mga nananaginip na. Gumapang dahan-dahan ang aking ina patungo sa siwang ng dingding na yari sa pawid, upang matanaw ang pinanggagalingan ng mga yabag. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang ginang na nakasalubong sa gubat kanina ay siya ring tumatakbo sa paligid ng bahay. Tumatakbo paikot sa labas ng buong kabahayan. Iniikutan ang bahay. Paulit-ulit na para bang nauulol na aso. Matagal na sandali niyang ginawa yun. Walang hinto na tila ba hindi napapagod. Patuloy na tumunghay ang aking ina sa siwang sa lindin. At maririnig mula dito ang hingal na nagmumula doon sa ginang. Parang hayop ang huning lumalabas sa bawat paghingal niya. At sa tuwing mahahapoyawan niya ng tingin ang ginang mula sa siwang ay nakikita niyang wala na sa katinuan yung ginang. Nagulat na lang siya nang biglang huminto ang mga yabag sa bandang likuran niya kung saan naroon ang pintuan ng bahay. Tanaw niya ang anino ng ginang mula sa labas. Sigurado siyang nakatayo ito sa tapat ng kanilang pintuan. Tila ba may inaabangan ang babaeng pagkakataon? Tila ba gusto nitong pumasok ng bahay nila? Dinig na dinig pa din ang paghingal niya mula sa labas. Hanggang sa isang kalabog ang narinig niya. May nagbukas ng pinto at nalantad ang itsura ng babaeng nakabestidang pantulog at may magulong buhok habang nakayapak. Nagulat ang nanay ko nung malaman niya kung sino ang nagbukas ng pintuan. Ang kanyang tiyuhin. Ang tiyuhin nila ang nagbukas ng pintuan na nakatayo din sa tapat ng pinto habang nakaharap sa babaeng nasa labas ng bahay. At biglang tinarak ang tangan-tangang itak sa lupang sahig. Sabay wikang, "Manay, hindi ho lumagpas sa mga pamangkin ko sa batong buhay. Kayo daw ho ang nakasalubong nila malapit sa ilog. Kayo po ang lumagpas, manay." P.S. Sabi pa ng nanay ay isang buong pamilya sila ang nakatira doon paglagpas ng batong buhay. Another P.S. Isang buong angkan sila na mayroong baliktad na mata. Animo'y mga matang nakangiti na nasa ilalim ang mga talukap. Another PS. Maraming salamat sa mga nag-aabang na mga istorya ko. Nababasa ko ang mga komento nyo. Ayaw kong pagtuunan ng pansin ang mga walang kwentang komento. Maraming salamat sa susunod na lang ulit. From the man from Manila. So ayan po, wala na po yung bagyong Tisoy pero napakabagal pa rin po ng internet dahil po siguro yan sa bagyo. So bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nagkomento sa ating last update at sa ating mga new subscriber.
Babanggitin na lang po namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. So, umpisa na po natin. Hello and shoutout po to these following people. Hello po kay Miss Rowena D.S. Velasco, Kez Amor, Lawrence Kamaklang, maraming salamat din po sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Hello din po and shoutout kay Miss Mervy Copo na lumaki daw siya sa Surigao, maraming salamat din po. Hello din po syempre kay Boss Sam Zamoraga at kay Miss Libra of Abu Dhabi. Salamat sa inyong pagsuporta dito sa PCT channel. Hello din po syempre kay Muhammad Ning of France. Wow, ang ganda ng bansa. Ingat po kayo palagi dyan at salamat din po sa pagsuporta dito sa ating PCT channel. Pasensya na po, medyo natatawa kasi ito. Nabasa ko yung comment ni Mark Crodua. Sabi niya doon, ang sabi niya sa comment, at least daw nakapag-jerger yung si Kring Kring. Isa kwentong, ano ba yun? Lungsod ng Quezon 2009 ba yun? 2006. Oo nga, nakapag-jergeran pa sila. Ayun lang. Hello po, Boss Mark Crodua. Siyempre, hello din kay Miss Michelle Ann Cuenco, kay Miss Janet Verga of Qatar. Ingat po kayo palagi at salamat sa pagsuporta dito sa PCT. Hello din po kay Boss Juancho Gonzaga, kay Boss Idol Creepy Shinigami. Baka pwede nyo pong isupport ang kanilang channel. Search nyo lang po yung Creepy Shinigami. Isa po itong Tagalog Horror Animated Channel. Ang lupit po ng mga kwentong ibinabahagi nila. Isa po itong animated story. Kakatakot. Hello din po syempre kay Miss Puen Friends na palaging nakasuporta sa ating PCT channel. Kay Miss Lena Flores, maraming salamat din. Hello and shoutout din po kay Miss Haru Komoto, kay Miss Berry Sweet. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating PCT channel. Hello din po kay Boss Yoyo Oyoy, kay Boss Jeffrey Berzabal, Gloryville Borgonia, maraming salamat din sa pagsuporta nyo dito sa ating PCT channel. Hello din po syempre kay Miss Neng X Hunter Palaboy, kay Miss Divina Dikwaten, maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa PCT. Hello and shoutout din po kay Boss Philben Jeronimo, kay Boss John Reniel Zacate na isa sa ating masusuyod na taga-suporta. Kay Miss Marichel de Guzman, always updated sa ating mga kwentong ibinabahagi. Maraming salamat po. Hello din po kay Boss Lord Jeff Rocks at pinapabati niya din po yung Katotohanan at Misteryo Channel. Ayun po, baka pwede niyo din po suportahan. Hello din po syempre kay Miss Rowena Talamisan, kay Miss Janet Chan, kay Boss Renato De Leon, kay Boss Francis James Macmillan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo dito sa ating PCT channel. Hello din po syempre kay Miss Feline Gogodan, Mary Jane Manabat, Maria Pumoto of Japan. Maraming salamat din. Hello din po kay Miss Tuarez Maribel of Saudi Riyadh. Thank you po Miss Tuarez Maribel sa pagsuporta nyo dito sa PCT channel. Ingat po kayo palagi. Hello din po kay Miss Mary Jane Manabat, kay Miss Justin Villegas na isa sa ating mga new subscriber. Maraming salamat po Miss Justin Villegas sa pagtitiwala at suporta nyo dito sa ating channel. Hello din po syempre kay Boss Jason Pagayon, kay Miss Sonia Martija na isa sa ating masusugid na taga-subaybay. Thank you po. Hello din po kay Miss Reggie na isa sa ating masusugid na taga-subaybay. May kumakanta. Hello din po syempre kay Miss June Cortel, kay Miss Dreydin. Maraming salamat sa tiwala nyo sa palagi pagsuporta dito sa ating channel. Hello din po and shout out kay Boss Alan Sabado, kay Miss Nathan Cati, kay Miss Sel Pangilinan, kay Boss Joris Evano, thank you din po. Pinapabati niya yung, nabati na pala natin yung wife niya at yung isang anak niya na si Gray and yung daughter niya na si Red. Hindi pala lalaki yung Red, babae po pala. Hello din po syempre kay Miss Cleope Geyer, kay Miss Lori Trevor, kay Miss Anlin Diestro na isa sa ating masusugid na taga-suporta dito sa PCT. Hello din po kay Miss Lily Santiago, kay Boss Sherwin Tan at sa asawa niya si Rakitan. Maraming salamat po sa suporta at tiwala nyo dito sa PCT, Boss Sherwin Tan and Boss Rakitan. Ingat po kayo palagi and God bless.
Hello din po siyempre kay Miss Gift Vargas, kay Miss Buena Ordenado at sa kanyang asawa or sa husband niya. Maraming maraming salamat po sa tiwala niyo dito sa ating channel. Hello din po and shoutout kay Miss April Rain Garcia na sabi niya talagang ang ganda daw ng boses ng narrator. Ilan-ilan lang po yung pumupuri sa ating narrator. Yung iba kasi sinasabi magbenta na lang daw ng balot. Grabe sila no. Ayun. Hello din po kay Miss Mary Ann Ordonez, kay Boss Marjun Katamora. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa PCT Channel. Hello and shoutout din po kay Miss Herna Grace Alejo, kay Miss Ellie Pigarot, kay Miss Yeli Herrero. Maraming maraming salamat din sa suporta dito sa PCT Channel. Hello and shoutout din po kay Boss Unknown Unknown, kay Boss RZ Enriquez, kay Miss Hunter X Hunter of Kuwait. Maraming maraming salamat sa pagsuporta niyo po dito sa ating PCT Channel. Binabati ko din po si Miss Sha Moreno, si Miss Jean Java, at pinapabati din po ni Miss Jean Java ang mga kasamahan niya sa Riyadh na sila Nelly Somoza, Charity Lopez, Jessica Molina, na hawa daw yun sila sa pakikinig kay Miss Jean Java sa ating mga kwento ibinabahagi. Naks, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo Miss Jean, Miss Nelly, Miss Charity, and Miss Jessica dyan sa Riyadh. God bless you po. Hello din po and shout out kay Miss Mary Joy Abunales, kay Miss Cyril Malabs, kay Miss Janice Sarad, at sa mga kasamahan niya sa family niya na nakikinig dito sa ating mga kwento. Maraming maraming salamat at ingat po kayo palagi. Hello din po kay Miss Ike Gamer, kay Miss Karen Brescia, kay Miss Annalyn Velasco, kay Miss Blue Rose and Bernadette Kahilig. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at suporta dito sa PCT Channel. Hello din po syempre kay Miss Savannah Marsan, kay Miss Marichelle de Guzman. Wait lang po. Hello din po kay Miss Cynthia Rather Not Say, kay Miss Leslie Villanueva, kay Miss Lena Flores, Maria Fe Horikiri of Japan. Maraming maraming salamat din po. Kay Marvin Molina, Japet Granada, Lovely Rien, Melanie Verbo, maraming salamat din po. Kay Boss Lord Jeff Rocks, Phil Ben Jeronimo, at sa mga hindi pa po namin nabanggit, pasensya na po kung may nakaligtaan man. So ayan po, malapit na po magpasko, December 4 na po ngayon. So gusto ko lang po ipaalam, tumatanggap po ako ng regalo ha. De, ayan po, advance Merry Christmas po sa lahat. So hanggang sa susunod pong takutan mga ka-Creepy Tales, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, Happy Creepy Tales!